Yung mga scandal-scandal video nyo ngayon, walang sinabi yan sa isang scandal na nangyari nung panahon ng tatay natin. Isang scandal na napawaw at napa-ew ang buong sambayanan. E paano ba naman? Mismong presidente ng Republika ng Pilipinas, di umano ay nahuli na nakikipagtalik, di umano, sa isang Amerikanang aktres. Ito ang history. Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. 1965, lumabas ang pelikulang Iginuhit ng Tadhana. Ang life story ni Ferdinand Marcos. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit nanalo siya sa pagkapangulo laban kay Diosdado Macapagal. Taong 1969, tumatakbo para sa kanyang ikalawang termino si Ferdinand Marcos. Siyempre, kailangan niya ulit ng pelikula para sa kampanya. Dito naman daw ngayon, ipapakita ang kanyang katapangan laban sa mga Hapon noong World War II. At ito na nga ang Maharlika. Pero kung sa Iginuhit, si Imelda na ang ka-love team ni Makoy, sa Maharlika, ang anak ni Presidente Manuel L. Quezon ang ka-love team ng nooy Teniente Marcos. Ang chismis noon, ang Amerikanang aktres na gumanap bilang Evelyn Quezon, ang tunay na pang behind the scenes naman daw na ka-love team ng Pangulo. May project si Marcos, yung Maharlika nga, na pelikula, na kung saan iimbitahan nga niya si Dovi Blooms bilang artista, ito B-movie actress ito. Ibig sabihin, hindi siya masyadong sikat. Sino nga ba si Dovi Blooms? Belgrana? Sino? Papadilisio sa Roses. Dovi Love? May sabit kay Marcos. Hindi ko makilala ang Dovi Blooms. Aprobensya pa ako noon. Ayon sa historian at martial law expert na si Xiao Chua, hindi naman daw nakapagtataka kung mahumali nga ang pangulo kay Davi. Intellectual si Davi eh. Mm-mm. Hindi mo pwedeng sabihin na basta-basta ang babae ito. Nagbabasa ito, meron siyang pananaw tungkol sa politika. Mm-mm. At tandaan natin na yung mga makakapangyarihan, hindi sila nag-e-enjoy sa mga babae na walang alam. Huwag din na rin itanong kung bakit Amerikano din ang gumanap na Teniente Marcos. Kaya tuloy, nachichismi si Makoy na mahilig sa puti. Hindi siya B actor. He was a frontliner at that time. And it would have been an honor for Dovi Blooms to be with someone like Paul Berg. Si Steve Salonga ay anak ni dating Senador Jovito Salonga. Aktivista si Steve noong 70s. My father had an extreme interest in three gentlemen who were very, very close to Marcos. Okay. And they were denominated at that time as Mr. X, Mr. Y, and Mr. Z. It was actually one of those three who, as a gift to Marcos, invited Dovi Blooms to the Philippines to look at the script. Ito ba si Ilusorio? Possibly. Ayon sa libro ng periodistang si Hermie Rotea na Marcos's Lovey Dovey, pinondohan daw ang pelikulang Maharlika ni Potenciano Ilusorio, isang kaibigan at business crony ni Marcos. Pero, isang gabi ng taong 1968, ipinakilala si Dovi sa tunay na producer ng tumataginting na $3 million movie project. Tinawag lang nilang producer sa pangalang Fred. Bago pa man pumunta ko yung skandalo, alam na ni Mrs. Marcos na mayroong babae ang Pangulong Marcos. Mga kapatid, may chismis ako sa inyo. Pag sinabi ng mga artista na sila ay 21,
Sigurado ako, bawas yan ng mga 2 o 3 taon. SOP kasi sa showbiz ang magpabata. Pero, ibang klase itong si Dovie Beams. Dekada kung magbawas. Ang press release niya kay Marcos ay 21 years old lang. Pero, ang totoo, mga nasa 38 na ang babae niya to. 38. Ilang taon ka nga lang pa talaga? Uy! Ay, sumagot. Sa title pa lang ng libro ni Hermie Rotea na Marcos Lovey-Dovey, eh malisyoso na. Kaya nang mag-martialo, eh napatakbo pa Amerika ng 10 oras si Hermie. Sabi sa libro, naakit si Marcos sa killer legs ni Dovey. Ito siguro ang ibig nilang sabihin sa mga katagang white leghorn. Na-turn on naman daw si Dovey sa talino ni Marcos. Tandaan, 51 na ang lolo mo. Around 40 years old na si Dovey. Dovey Beams ang press release niya noon, she was 20, 21. Pero tingnan mo naman, no? Para mga 30. Mapepeke mo talaga yung bayan na 20 ka lang. Batang-bata ito eh. Materialis puertes ito, ano? Pero parang hindi naman ata agree dito si dating Senador Kit Tatad na dating spokesperson din ni dating Pangulong Marcos. Nabalitaan ko na mayroong isang babaeng Amerikana na chinichismis at pumupunta para sa opisina ko. Kahit sinong asawa mo, kung halimbawa ay pumasok sa buhay mo yan, eh magkakaroon kayo ng konti problema. At kung si Imelda, napakaganda ni Imelda, papasok yung isang Amerikana na hindi naman ganun kaganda. At kahit wala pang Facebook noon, ay sari-saring chismis ang kumalat. Kesyo, niregaluan pa raw si Dovey ni Fred ng Volkswagen Kombi para maging makeup room pag nagsushooting. Meron daw itong CR, ref, stove, kama at kung ano-ano pa. Hanggang sa isang araw, ang chismis naging iskandalo. Bago pa man pumutok yung skandalo, alam na ni Mrs. Marcos na mayroong babae ang Pangulong Marcos. Bakit? Tandaan natin na bagamat sabihin na natin, in many ways, nagmamahalan si President Marcos at si Imelda. According to the close friends of theirs, sila ay kahit papano, marriage of politics. At may mga tao, si Mrs. Marcos, na sinusundan si President Marcos. Ayon sa mga kwento, nang nakaamoy na raw si Madam sa nangyayari, nagsimula nang gumalaw ang mga galamay nito para harasin at ipadeport ang kana. Nanganib yung buhay ni Dovey. Feeling niya, baka anytime, maliquidate siya. In a way, no? So ano nangyari? Lumapit, humingi siya ng tulong kay Ninoy Aquino. Na numero unong senador na anti-Marcos. Sa lahat pa ng hininga niyang tulong, si Ninoy Aquino pa, no? October 1970, sa Bayview Hotel sa Ross Boulevard, napilitan daw na mag-press con si Beams at sa harap ng media, sinabi niyang totoong nagkaroon sila ng relasyon ni Marcos at meron siyang ebidensya. Isang sex tape. Yun pala, pag nagkikita sila ni Fred, may tinatago palang recorder itong si Dovey sa ilalim ng kama. Day the conference arrived, wala nang nakalabas doon. I don't even think anybody wrote about it. Talagang walang nangyari. Pero nabalitaan, right? And if they wrote about it, they just... Ang sinasabi lang siguro, meron itong isang starlet na Amerikana claiming that he has a friend. Lahat yun nabayaran. At sinasabi nilang, trying to get attention or trying to make money on the president or the country. Ang kolumnistang si George Season ang isa sa mga nabigyan ni Dovey Beams ng kopya ng umano'y sex tape nila ni McCoy. It's a whole shoebox naman na malaki. Shoebox, puro tape yun. Okay. Sabi niya ganun, I want to tell the press about our relationship. Did the president know that you were taping this? Oh yes, he said, because he said you can tape anything you want to tape because it cannot be used in court as evidence. Sa kanya rin daw nakuha ni Imelda ang kontrobersyal na tape. Pero sa tingin mo, George, ano yung agenda ni Mrs. Marcos for wanting to meet you? Because nga, to stop writing about them and then to get a copy of the tape of Dovey. Because she couldn't get a copy. Teka, ano nga ba yung laman itong tape? Thank you.
Base sa libro ni Hermy Rodea, may halinghingan, may langit-wit ng kama, at may umaabot sa sukdulan. Ano yung pinaka-nakakatawang bahagi nung tape para sa'yo? Nung kumakanta si Marcos ng Pamulinaw. Kasi, I don't know if many of you will sing to your partner in bed after. Most people would smoke a cigarette. Oh. Right. At kung scandal lang din ang itong pag-uusapan, ala Biblia ang libro ni Rotea. Paano ba naman kasi? Word per word na tinala ni Hermy ang laman ng audio tape. Maririnig din daw sa tape ang plano nilang magkaanak. May pangalan ng araw ito, Lawin. Si Dobby Beams daw ay may tuturing na isang whistleblower. Ano naman kaya ang nangyari sa kanyang expose? He started spreading copies of it. Make sure there are other copies. So if something happens to me, there are other copies. Nabulabog ni Dobby Beams ang buong bansa dahil sa kanyang expose. After that press con, hindi man nakaalis kagad yan eh. Pero nung threatened na ang buhay niya, she started spreading copies of it. This is like a whistleblower who makes sure there are other copies. So if something happens to me, there are other copies. Buti pa sina Pinoy at Gloria. Pag nagagalit ang mga aktivista, sinusunog lang ang FEG. Taong 1970, sa kainitan ng mga protesta, sex scandal ang pinasabog ng mga aktivista sa UP laban kay Makoy. By 1970, ang mga issue namin kay Marcos were very basic political issues. To finally get something had to do with his personal life. Of course, Filipino tayo. First, amusing. Second, explosive, possibly. But most of all, scandalous. No? Dahil galit na galit na kami mga estudyante kay Marcos noon eh. Lahat na maibabato namin, naibato na namin. So, I guess this was just one more piece of ammunition in our locker. But hindi namin alaman yan hanggang hindi nag-press conference si Dobby Beams. Matapos bumutok ang scandal noong 1970, siniraan si Beams na nooy nasa Amerika na. Nilabas pa ng Republic Weekly ang mga X-rated na larawan ng aktres. Maswerte si Marcos, wala pang internet noon. At mas maswerte siya kasi nung nagdeklara siya ng martial law, napraning ang lahat na may hawak ng kopya ng tape na to. Kahit gaano katindi ang pananaliksik na ginawa ng history, hirap kaming makahanap ng kopya ng naturang sex tape. Di ba yan yun, Tol? Yun yun, di ba? Props nga eh. Tingnan mo nga. Tingnan natin, baka yan yun. Bahala ka sa buhay mo. I think they think the one in DZUP was confiscated, obviously, after martial law. Right? But they don't know what other tapes exist. Pero at least yung conference, wala ka nang wala ka nang makuha ngayon, right? Well, I just let it be. Basta, that's part of history and let it be. Ano na kaya ang nangyari kay Dobby Beams? Trahedya rin ang sinapit ng Amerikanang aktres. Noong 1987, si Dobby Beams de Villagran ay nasintensya ng 8 taong pagkakulong matapos mapatunayan siya at ang kanyang asawa ay nameke ng mga dokumento para makautang ng $18 million na pang real estate. Na-diagnose din daw na HIV positive si Beams. Ayaw ko kung buhay pa o patay na si Dobby Beams. Hindi ko alam eh. At may isa pa akong gustong malaman. Totoo kayang nagka-inlaban si Ferdinand Marcos at si Dobby Beams? Yee! Pag narinig mo yung tape ng Doo, alam mo kung mahal ng lalaki yung babae. Kasi kung maki-hit and run ka lang, magdudu ka na kapagkatapos tapos na. Pero pag narinig mo yung conversation nila after the Doo,
you love mo yun. Mm-hmm. I knew that for this guy was in love with her. Mm-hmm. Clearly, hindi ko lang masabi kay Imelda yun. What's the feeling reciprocal sa tingin mo? That Dobby liked him? Yeah, I think so. Pinanagutan na siguro ni Pangulong Marcos yun sa taas. Sabi siguro ni Marcos, St. Peter, ikaw nung pisal ko na po yan at nagsisi na po ako dyan. Pinatawad na nga po ako ng asawa ko dyan. Kailanman, hindi naging dahilan yon para masira ang pagpatakbo ni Marcos ng pangalan. At hanggang ngayon, ay matindi pa rin ang pananalig ni Madam na walang naganap na relasyon sa dalawa na inosenteng tupa, si Fred. Recently, after the article in Philippine Star came out, sabi ni Imelda kay Becky, sabihin mo naman kay George, hindi nakilala ni Ferdinand si Dobby. What's her statement? Straight face yan. Wow. Hindi daw nakilala ni Ferdinand si Dobby. Wow. That is the recent statement. That is from history to now. Sinubukan naming kunin ang panig ni Mrs. Marcos. Ngunit, hindi po kami napaunlakan ng isang panayam. Kadalasan ng mga taong nasasangkot sa ganito mga uri ng kontrobersya o mga skandalo, wala, tumutuloy lang ang buhay, nagkakaroon ng panibagong buhay. Pero, tanong natin, ito bang nangyari kay Dobby Vims at sa Pangulong Marcos? Masasabi ba nitong binago talaga ang kasaysayan ng ating bayan o isang simpleng kwento lang ng isang asawang salawahan? Marami magsasabi na marami pang kwento o bahagi ang mga Marcos na dapat mas pagtuunan ng pansin o dapat pag-aralan o mas importante. Pero mga kapatid, dapat po nating tandaan, walang maliit na aksidente o insidente pagdating sa kasaysayan. Mga kapatid, ako po si Lord Rivera. Tandaan po natin, chismis noon, history ngayon. Magandang gabi sa ating lahat.